everyone! So it's me again, Tari, and welcome back to my YouTube channel. So guys, November na! So next month, December na! Isa lang ibig sabihin doon, Pasko na! So, para naman mas maramdaman natin ang diwa ng Pasko, gagawa po tayo ng Christmas wreath, yung nilalagay sa mga pintuan natin tuwing Pasko. So, di naman kailangan gumasto tayo ng malaki para lang sa mga palamutin na yan. Bakit hindi natin itry na tayo mismo ang gumawa, di ba? So, without further ado guys, na mga cheche-boreche, umpisahan na natin to. Kailangan din natin ng construction paper guys. Red at saka green yung piliin nyo kasi yun ang kulay ng poinsettia. So, i-fold natin siya ng ganito. Sundan nyo kung paano ko pagkaka-fold kasi para magkakapantay-pantay yung bawat side niya. So, sundan nyo to guys para magawa natin yung design natin na poinsettia para sa Christmas wreath natin. So, yan, dadahan-dahanin ko lang para masundan nyo, okay? Yan guys, tapos na. So, tingnan nyo, ganito ang magiging itsura niya. So, ito rin ang gagawin natin dito sa red. So, kailangan mas maliit yung red sa green nyo. Ayan, na-fold na natin tong dalawa. So, ganito ang gagawin natin guys. So, tingnan nyo to, dito sa may open banda. Dito, tingnan nyo yan. Open yan siya. So, dyan tayo or dyan natin gugupitin tong pagganito natin siya sa gugupitin natin ito ng paganito. So, dito banda. So, tandaan nyo, dito sa may open nyo siya, gugupitin ng ganito. Ayan. Kasi, itong red, reverse siya dito sa green. So, tingnan nyo. Ayan guys. Ayan. Tapos na. Pantayin lang natin siya. Okay na. So, ayan. So, dito naman sa red, tingnan nyo, diba, kanina open yon. So, dito tayo sa close naman natin siya gugupitin. So, ayan. So, tignan nyo lang. Sundan nyo kung paano ko gugupitin to. Reverse siya dyan sa green. So, ayan. Ayan. Dito ha. Dito sa may close. Kasi pa kailangan ganito talaga. Reverse siya sa kabila. So, ayan na. Ayan guys. Nagupit na natin siya. Tupin na natin siya. So, ipatong na natin tong red dito sa green. So, dapat ganito siya ang itsura niya pag lagay nyo. So, i-alternate natin siya dito sa may gitna. Ayan. Sundan nyo lang siya. Gintuhin nyo lang. Ayan. So, yan. And then, dapat sa gitna talaga siya.
So, make sure sa gitna siya kasi kailangan yun. And then, ipufold natin siya sa gitna. Ipufold natin siya para mag-form siya na or makuha natin yung form ng fonsetia. So, ayan. Ayan, fold na natin siya. Ayan, para may guide tayo. So, may guide tayo para mamaya. Fold nyo na lang ganito. Pati yun sa kabila. Para madali lang siya mamaya. Ayan. Imtihin nyo lang, guys. And then, pagkatapos nating tupiin ito, ayan, dito sa may gitna, ganitohin natin para malamot lang siya sa pag-fold mamaya. Ayan, okay na yan. Okay naman siguro to. And then, dito sa gitna, guys, dito sa may gitna talaga, i-stapler natin para hindi siya maghiwalay once na ifo-form na natin siya. So, ayan. Ayan. Then, okay na yan siya. So, ang ididikit natin ang bawat isa, bawat side, guys. Ayan. Didikitin natin siya ng ganito para magmumukha talaga siyang fonsetia, diba? Ayan. And then, stapler natin to siya. Ayan. Kung may mas maliit kayo na stapler, mas mabuti para hindi kayo mahirapan kasi malaki-laki masyado. Malaki-malaki ng konti yung stapler ko. So, kung may maliit kayo na stapler, mas maganda. Ayan. Ayan, diba? So, ganito din ang gagawin natin dito sa kabila. Ayan. Tingnan nyo naman. So, need talaga i-staper ang gitna para hindi sila magkahiwalay. So, ayan nyo naman. Tingnan nyo naman, guys. Na-form na siya. Kahit hindi pa siya tapos. Ayan na. Malapit na nating makuha ang gusto natin na fonsetia. Ayan. So, para talaga, ayan, tingnan nyo. Diba? Maganda na siya. So, yan lang. Ganyan lang kasi hindi paggawa ng fonsetia, guys. Pero para po, para naman mas mukhang fonsetia talaga siya, lagyan natin siya ng bilog na dilaw sa gitna. So, gumawa tayo ng bilog dito sa may construction. Gumawa tayo ng bilog para ilagay natin dito. Ayan. And then, ipipaste lang natin siya dyan sa gitna. Dito sa gitna. Uy, nahulog pa. Ayan. So, basta guys, ipaste lang natin siya dito sa gitna. Ayan. So, ayan. Gumawa lang tayo ng mga 8 ganito para sa Christmas wreath natin. Yan, tapos na po yung ating Christmas wreath. Lalagyan na lang natin siya ng ribbon dito sa gitna niya. Ayan po, guys. Watching this video, guys, so please don't forget to like and subscribe.